Yan na naman si ano. Sumem lang na ulit yan eh. Nakakabalik lang ulit. Ayan mga master, nandito tayo ngayon sa Devil's Corner kung tawagin. Pakita ko sa inyo yung mga ano dito, sa mga hindi pa nakakapunta rito. Yung panahon po na medyo kasagsagan dito ng mga naglalaro. So, naglalaro, ay overshoot ko. Naglagay yung government dito, yung local government dito ng mga parang pole, para sign na ano, parang warning sign ng mga pole. Para maiwasan yung mga naglalaro. Pero alam niyo ba kung anong ginawa nila dito? Yung mga kamote rider, ginawa nilang patamaan tong mga to. Ito, ayan. Ayan o. Wala na. Ang dami nitong nakalagay dito. Pero papansin mo, ito na niyo yung mga pinaggagawa nila dito. Ay, ito simple lang. Ito. Bakal na lang natira. Ayun. Yun pa. Ginagawa nilang ano, ginawa lang. Tama yung sabi ko, may vlog ako dati na gagawin lang itong patamaan eh. Hindi ako nagkamali mga master. Patamaan talaga ng mga kamote riders to. Ano yun, sira-siraan na. Isa na lang yung nakakasurvive. Eto, yung mga sumunod hanggang doon, wala na, putol-putol na lahat. Ginawa nilang patamaan to. Ang dami rito sa Bisemplang. Ginawa nilang praktisan. Walang ano mga master. Walang pinipiling motor dito, basta kamote eh. Dito, kadalasan sumisemplang big bike, underbone, scooters. Dami. Walang kadala-dala yung mga rider dito. Kasi ginagawa nilang ano to, praktisan. Dali sila nag-slow down dito. Oh. Grabe yun ah. Nakita nyo ba yun? Parang mali yata view ng camera ko eh. Ayan, kasi sa totoo lang mga master, kapag talagang thrill seeker ka, no? Yung tipong mainit pa yung dugo mo sa ano, sa silinyador. Itong korpada na to, ito yung isa sa pinakamasarap bankingan. Kahit naman ako dati nagbabanking ako dito. Sarap sumagad dyan kasi halos siko to eh. Tawagin namin dati to, siko. No? Kaya pag nag-lean ka dito, sobrang sagad. Ang ganda tingnan pag na-picturean ka eh. Kaso lang yung iba, hindi sila kontento. At talagang ano, pabalik-balik. Kaya syempre, mga professional rider na. Siyempre lang, sa arista. Ikaw pa kaya, nandito ka sa public road. So yun. Yan ang nagiging dahilan dito ng mga pagkalat ng mga rider. Lalo silang mga aggressive. Pabalik-balik pa. Pag ano, pag hindi ka naman pabalik-balik, yung isang daan ka lang dito, hindi ka naman sisemplang dito eh. Kung tama lang yung bilis mo. Pero kadalasan ng mga kumakalat dito yung talaga ng mga nagpapa-impress. Tapos isisihin nila yung mga nagbibideo tsaka nagbibicture. Sila naman may kasalanan. Ayun o. Oh. Ayun mga naglalabas-labas na tuhod, mga master. Yan. Ganyan ang mga kumakalat dito. Talagang ano, kahit na alanganin na sila, tira pa rin ng tira. So, ito. Ayong yan, naka-blue na scooter na yan yun. Kanina, papabalik-balik yun. Nagpapapicture sa kasama niya. Ayun yung kasama niya na dito sa kabila. Yan mga master, isa yan sa mga kumakalat dito yung mga ganyan, papicture. Pero kung chill ride lang kayo, nandiyan lang kayo sa tabi-tabi, hindi kayo madidisgrasya. Enjoy nyo lang yung ride nyo dito sa Marilaki. Chill-chill lang, hindi kayo madidisgrasya dyan. Itanin nyo naman, no? Ginawa ng patamaan to. Ito na lang, hindi pa tinatamaan. Pero sigurado ako tatamaan din to. Kakatayo lang kasi nito eh. Bago lang to.
Nanginginig na nga sa takot to, oh. Eh mga yan, wala na. Talagang ano na. Pasag-pasag na. Okay, tingnan natin mga master kung anong gagawin nila. Ito. Ayan, oh. Simple, oh. Nakita nyo yung mga master. Simplangin yung mga ganong move. Alanganin yun. Mga ganong galawan, mga labas tuhod, walang slider, nakapantalon, tapos nag-over speeding. Yari yun, mga master. Oh, may naiwan pang kable ng iPhone, oh. iPhone ba to? Shout out! Yun. Kunin natin to, sayang. iPhone. Baka yung sumemplang dito, oh. Ano, tawag nito. Naiwan yan, ah. Sayang, oh. Ah, wala na pala. Malamang kable to nung kumalat dito. Siraan eh, oh. Ayun. iPhone yung cellphone niya. Basag. Okay, so mamaya-maya mga bandang alas 8, alas 9 hanggang hapon. Marami na rito naglalaro. Antabay lang tayo mga master. Manood tayo sa kanila. Master, may kumalat na. Kanina pa to kasi yung ano, yung dalawa ko magkasama. Lalaro to sa Malukan tapos lumipat dito sa DC kasi nagpapa-picture, di ba? Nakita niya naman, di ba? Sabi ko mag-ano. Nagpapa-picture sa kasama niya. Ayun. Kumalat na. Mahaba. Natatawa na lang sila sa pinagagawa nila. Sabi ko na nga ba, kakalat yun. Kasi alanganin yung tirada eh. Talagang ano eh, scooter sinasagad. Dapat hindi naman sagad-sagad ang banking sa scooter kasi may limit yan eh. Tapos hindi pa yata naka-race tire. Same lang si Kamote. Kanina pa to, umagang umaga pa lang, alas 6. Parang ano lang yung lokal. Alas 6, tumira. Ang tulin nga sa Manukan yan eh. Eh, ganun talaga mga master. Alam mo kasi kaming mga nandito, matatagal na rito sa Marilami. So, meron kami nakitang rider, tapos mga alanganin yung galawan. Napipredict na namin yan. Alam na yan, sigurado. Permis na yan. Akala talaga yan. Basta alanganin yung galawan, tapos pabalik-balik. Alam na yun. Kaya no wonder na dami mga videong lumalabas sa mga semplang. Kasi nakikita ng mga ano nagbibideo eh. Na ano na... May future sumemplang. Talaga ang ano dito. Kahit ikaw kung hindi ka pa nakakagat dito, pag umakit ka dito, tapos manood ka sa mga naglalaro, alam mo kung sino yung kakalat eh. Mapipredict mo. Ahalata mo talaga. Lalo na yung mga pabalik-balik na.
Buhos. Boy. Aray ko. Kaya buhos sa boy. Ayun yung kasama niyo. Kabayog. Kaya buhos. Boy. Magbibigat yan. Mabigat. Ayaw po sa mabigat yan, boy. Yung kasama niyo. Bigat niya. May sugat. Ay! Ayun, laglag sa kanal. Ayun na mga master, kumalat na ang market team. Ayan, nagwigil yan last time eh. Natuluyan na siya yung R15 na kulay itim. Ayun, marami tao dun. Oh. Ah, ba't ba nakaharap sa akin yung camera? Paano ko ba dun? Domino na.